Busung Visayas, Mindanao, isang pananaw sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Ayan, magandang araw, magandang tanghali mga kabunyog. Ang init ng ating pag-uusapan ngayon, ano? Dito sa Kulex Vlog, ang malupit at pakulit sa katotohanan. Ayan, si matindi itong nabigla po tayo dito sa tawag dito sa revelasyon po, sa binulgar po binulgar po ni Ben Abalos. Ayan, si Ben Abalos po nagbulga. Lumalabas. Ayan, mamaya na na malaki ang problema. Ayan, dito sa kapulisan. Ayan, mamaya medyo lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At tinat muna natin. Ayan, mamaya ipi-play natin yan ng buo. Naku, napakatindi nito mga kababayan, mga kabunyog. Itong si Ben Abalos, si Ben, kasalukuyang DILG Secretary po, Department of Interior and Local Government. Meron po siyang binulgar kani-kanina lang. Kani-kanina lang, no? Matindi ito. Mukhang mainitan po ito. Pinagre-resign niya po ang lahat ng mga kernel, yung mga full kernel at mga general sa Philippine National Police. Dahil sinasabi po ni Benhur Abalos na may mga sangkot sa droga. Ayan, medyo sampal ito sa administrasyon ni, ni Marcos. At the same time, sampal ito sa drug war na sinimula ni Duterte. Dahil ayan, malala na daw ang problema. Sabi po ni Ben Abalos, DILG Secretary po mismo ang nagsalita, malala na po ang problema ng PNP pagdating sa droga. Kaya sinasabi ni Ben Abalos, kailangan ng press start bagong simula. Bagong simula pagkatapos ng lahat. So sinasabi niya, mag-resign lahat daw po mga kababayan, mga kabunyog. Ayan, mag-resign na lahat. Ang sinabi niya po na ranggo mula full kernel hanggang general. Matindi itong si Abalos. Ito kaya ay angas Duterte lang. Natatandaan natin nung panahon ni Duterte. Meron din siya mga binanatan po ng mga pinangalanan ng mga general. Naalala natin yun. Hindi natin alam kung lakasuhan yung mga general na yon. Baka ito, ningas kugon lang ni Abalos. Pag-uusapan po natin ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan. So, i-share po natin itong ating vlog sa Bunyog Pagkakaisa public page, Kulex Vlog po. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa. Matindi talaga ito. Mukhang makakabanggaan po ni Abalos ang maraming general dito. Pero, ang sabi nga ng mga netizen, sa kanyang press release, sa kanyang tawag dito, yung kanyang video, no, na mamaya i-share natin sa inyo, ipe-play po natin. Asa ang reaction po na nabasa natin doon, magpangalan ka. Pangalanan mo yan, Benhur, ha? Mr. DILG Secretary. Kasi sinasabi niya po, ang sabi niya, hindi naman lahat. May mga kernel at PNP general, matindi, general po pinag-uusapan dito, sangkot daw po sa droga. Kaya ang hamon sa kanya, pangalanan mo, sino ba yung mga general na yan at mga PNP, mga kernel na yan na sinasabi mo, Mr. Secretary, na sangkot sa droga. Kasi tayo naman sa Bunyog, matagal na natin alam yan eh. Na talagang may mga official ng pulis, mga police officials, mga official po ng kapulisan natin, na sangkot sa droga. Hindi naman siyempre mamamayagpag ang droga kung walang protector yan. Di ba? O ngayon, iba ang sinasabi ni Ben Abalos, malala ito. Itong si Benhur, kailangan panindigan niya to. Ito ba'y papogi mo lang, Mr. Secretary? Ikaw ba'y nagpapapogi lamang? Kasi umaasa tayo na papangalanan niya. At hindi lamang po papangalanan, dapat may ebidensya siya at ang pinakamahalaga, sampahan mo ng kaso sa korte. Sampahan ng kaso. At hindi lang po masampahan ng kaso. Tanggalin, i-preventive suspension. Kung ikaw ang DILG Secretary,
eh kung may mga sapat kayong impormasyon dyan, hindi ito dapat papogi lang. Ha? Seryosohin mo to, Mr. Abalos. Iba tong pinasok mo, labasan mo ito at dapat talaga kung makabayan ka, kung talagang para ka sa bayan, totohanin mo yung sinasabi mo. Ha? Ang sabi niya po ha, sa statement niya, may mga kernel, kernel po yan, mataas yan, ako. At mga general, PNP po ha, hindi naman po sa ano, no, sa sundalo, PNP, Philippine National Police, ang sangkot daw sa droga. Sangkot sa droga. Di umano, sabi ni Benur Abalos. O ngayon, ang tanong, sino-sino yan? Sino-sino ang mga kernel na yan at mga general na yan? Mga police iskalawag po ang tawag yan. Ano? Ah, mga hoodlum in uniform. Mga sangkot sa droga. Eh, alam nyo, nung panahon ni Duterte, yan po eh, talagang katakot-takot ang human rights violation. Na-file na nga po yan sa ICC, sa International Criminal Court. At kung may mga impormasyon si Abalos, kailan pa yan nangyayari, Mr. Abalos? Ha? Mukhang sasabit si Duterte dyan. Hindi biro ang kanyang sinabi, kaya papanindigan mo yan. Ha? Dahil ito pong si Abalos ay nagtrabaho din sa administrasyon ni Duterte. So, kaya nga pagkatapos ng lahat, sasabihin natin nyo na ganyan, na may mga sangkot na generals at kernel. So, kung totoo yan, sasaluduan natin itong si Abalos kung papangalanan niya. At meron talaga siyang papayla ng kaso. Yun ang mahalaga, hindi ito dapat papogi lang. Eh may mga sinasabi rin dyan, tatakbo ka lang yata ang Senador Mr. Abalos eh. Huwag mo itong gawing papogi dahil marami na po ng mga buhay ang nawala. Ang nalagas dahil dito sa drug war, isang napakadugong drug war po na, simula, na sinimulan ng administrasyon ni Duterte. Katakot-takot po ng mga human rights violation, marami nang nadamay dyan, mga inosente, at hindi lamang po yung mga inosente, kahit yung mga adik, sabihin nating adik, mga mahihirap nating kababayan, mga pobre, eh hinusgahan na po ng bala. Napakaraming kaso. Ha, kaya nakasampa po yung kaso ni Duterte at ng kanyang mga kasabwat sa International Criminal Court, sa ICC. Eh ngayon, eh mapapasubo ka dito, Benhur Abalos. Ha? Maganda yung ginawa mo kung tutusin, binulgar mo, kaya lang dapat panindigan mo yan. O mga kabunyog, mga kababayan, ipiplay po natin yung video ni Abalos na binubulgar niya ito, pero wala pa siyang pinangalanan. Kaya yon hindi natin ito tatantanan. At kailan pa ito nangyayari, Mr. Abalos, Secretary? Ito ba'y nangyayari lang sa administrasyon ni Marcos? Imposible yan. Kung ito ay mga sangkot sa droga, kailan pa ang operasyon nila? Sino-sino yung mga pulis na yan? Sino-sino yung mga generals na yan? Eh, general po, ha? Ah. Matindi, ha? Ah. Mga general ang tinutukoy niya. Hindi lieutenant, hindi kapitan, general po, tsaka colonel. Ibig sabihin mga high-ranking officer ito ng pulis. Sino yung mga yan? Sana may ebidensya ka talaga at hindi ito papogi. Yan ang hamon natin dito kay Mr. Secretary. O ngayon, mga kabunyog, i-share po natin itong ating vlog. Ang ganda ng usapan natin. Ano? Eh sigurado tayo, sasabit, maraming sasabit dito. Pero hindi ka na pwede rito magpapogi, Secretary Abalos, kasi sinabi mo na. Diba? Kailangan panindigan mo yung ginawa mong expose kanina. In a way, expose yan. Kaya nga po, ang tindi ng kanyang panawagan. Pinagkukorte si resignation niya po ang lahat ng full colonel at generals. Mga general at mga full colonel po ang pinagkukorte si resignation niya. Mag-submit daw po ng resignation itong mga police official. At ang sabi niya, malala, malala talaga ang kapulisan, malala daw. Eh ang sabi niya pa, hindi ito problema o laban ng mga mayayaman. Sinabi niya pa, yung mga mayayamang bansa daw may problema din sa droga. Ito daw ay laban na puso ng tao. Wow ha? Ha? Ikaw ba yan, Mr. Secretary Abalos? Pagkatapos mong maging, sabihin natin, tuta ng administrasyon ni Duterte, mukhang ano ba to? Seryoso ka ba o nagpapapogi ka, Abalos? Pero okay lang yung sinabi mo, pero ang gusto namin, detalye. Pero corner ka na dyan, Mr. Secretary, kasi wala kang kawala. Kailangan mag-bulgar ka ng pangalan. Kung hindi, babalikan ka ng mga pulis at kernel, sigurado. Na mga general at kernel na isasangkot mo dyan. Eh kayo-kayo ang maglalaban dyan. Ang interesado tayo sa bunyog, mga kababayan, mga kabunyog. Ang ating interest dito, yung para sa mamamayan, ano ang katotohanan? I-bulgar niya dapat ang mga pangalan ng mga kernel at ng mga general na sangkot sa droga.
At pagkatapos ibulgar ang pangalan, i-preventive suspension mo. Ah, kawawa naman kasi yung mga pulis na hindi sangkot eh. Paano naman yung mga matitinong pulis? Hindi naman tayo naniniwala na lahat ng pulis sangkot sa droga. May mga matitino dyan. E maghihinanakit sa'yo yan, Mr. Secretary, kung pati sila madadamay. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Sang-ayon ba kayo na pangalanan ni Benhur Abalos, yung mga general at kernel, na sinasabi niya di umano ay sangkot sa droga? Kusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw, bunyog. I-share po natin itong ating vlog, mga kababayan. Ang ganda ng ating usapan, Kulex vlog, tuwing alas dos. Pero medyo pinauna lang natin yung live ni Attorney Enzo. Nag-live siya ng konti, kaya medyo nalit tayo. I-share po natin itong Kulex vlog sa Bunyog Pagkakaisa public page. Pag tinignan niyo po yung tatlong dot, i-follow niyo po ang Bunyog Pagkakaisa public page. I-share niyo to sa lahat ng inyong mga ka-interaction sa social media, sa inyong mga wall, sa inyong mga GC, sa inyong mga ka-chat, ba? I-share niyo itong ating vlog para lumaganap, no? Yan, babati lang tayo. Mila B. Anino, siyempre nanonood, kabunyog natin yan mula sa Iloilo. Hello, Ma'am Mila, kamusta na kayo dyan sa Iloilo City? Joyce sinabi Nosilio, dapat yan naman ang ipasak sa kulungan para masapay naman nila, ano? Masapay naman nila ang nararanasan ng mga may hirap sa kulungan. Sabi ni Joyce Senyabi Nosilio, no? Marian Escano, mga ipinasok ni Duterte. Ayan na, talagang ano dito, sasabit po ang Duterte administration dito. Kasi in fairness, wala pa namang isang taon yung administrasyon ni Marcos. So kung may tinutukoy itong si Abalos ng mga kernel at general, kailan pa sila naging protector ng droga? Kailan pa sila naging sangkot sa drug? Sa drug, yan sa mga transaksyon ng droga. Alalaanin natin, yan ang ano eh, naging ano ni Duterte, para kanyang flagship na programa, ha? Na nakita naman natin na talagang napakarami po ng mga nawalang buhay, mga human rights violation, mga katakot-takot na paglabag sa karapatang pantao. Kaya nga ang ICC talagang ayan na, ngumingiti na kay Duterte. Hello Duterte. Hello Bato. Nandito na kami. Dito na mi ang ICC, di ba? Ayan, ha? Kaya itong binulugar mo, Abalos, seryoso to. Kaya kung ikaw ay nagpapapogi lang, aba, magulos dili ka. Ha? Pero anyway, pabor tayo sa sinabi mo. Ha? Kung may bala kang tumakbong senador, bahala ka. Pero ang pinag-uusapan dito, ang interesado tayo, katotohanan. Katotohanan. Again, sino yung mga kernel na yan? Sino yung mga police general na yan? Na tinutukoy mo, Abalos? Ala ka namang DILG secretary ka, magsasalita ka ng walang basehan. Napaka-irresponsable niyan. Magdadadaldal ka nang wala ka namang pinangahawakang ebidensya. At pinagre-resign mo talaga lahat ng kernel at lahat ng mga general. Matindi yan. Matindi po yung sabi mo dahil hindi ka naman basta ano, opisyal ng gobyerno. Ikaw ay Department of Interior and Local Government Secretary. Under mo, direkta pong under ng DILG ang Philippine National Police. Yan mga kababayan, no? Direkta pong may mando ang DILG secretary sa ating Philippine National Police. Kasi alam nyo ang PNP, civilian in nature po ang police eh. Hindi naman yan military. So dahil civilian in nature po ang police, under po yan ng DILG secretary. Ang I think ang chairman din ng NAPOLCOM ay DILG secretary, oh, ang National Police Commission, 'di ba? So 'yan po. Oh. Kaya hindi po pwedeng mema lang 'yan, ha, Mr. Benhur Abalos, ha? Kaya naghahantay kami ng pangalan hanggang bukas, ha. Ay aanuhin ka namin, sisingilin ka namin, oh. Sabi ni Jimmy De Vera, lumayas ka Bopol, engeng. Sino ang kaaway mo, Sir Jimmy, ha? Si John David. Oh, Victor Gonzalez 50 stars. Mag-click lang po tayo ng star sa baba, tulungan po natin ang bunyog, no? O ipe-play na po natin ito, mga kabunyog, itong ipe-play na po natin itong itong video ni Abalos, yung kanyang panawagan na mag-resign na lahat ng mga kernel at ang mga lahat ng mga general, mag-resign na daw po, ha? Wala siyang pinili eh. Ang sabi niya, lahat.
Sige, tignan natin. Ito po ang video ni Secretary Abalos. Ayan. Lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Maraming bansa ang lumaban sa droga. Mas mayayaman sa atin, pero nagkalat ang droga sa kanila. Ito'y hindi laban ng mga mayayaman na bansa. Ito'y laban ng puso ng bawat isa. Lumalabas. Ayan, narinig nyo mga kababayan, mga kabunyog. O, ulitin po natin ha. Ulitin natin yung video. Ipi-play natin uli. Matindi yung binitawan ni Abalos. Pinagre-resign niya po. Pinagkukortesy resignation niya lahat ng PNP Kernel. Kernel po at mga generals. Ilang star yan. At ang sinasabi niya po dyan, yan daw pong rekomendasyon, yan daw po ay rekomendasyon galing sa Chief PNP. Ibig sabihin, galing pala ito kay Chief PNP Azurin. Matindi. Matindi ka, Balos. Ha? E panindigan niyo yan. Kaya galing kay Chief PNP Azurin at sa ibang mga pulis daw, yung rekomendasyon para lahat ng mga kernel at mga general, lahat po ay mag-resign. Kasi may mga kernel at general daw na sangkot sa droga. Hindi naman lahat. Kaya pinagre-resign niya naman lahat. So para maging fresh start daw. Ayan ha. Pagkatapos ng madugong drug war ni Duterte, fresh start daw uli. Ha? Sa bagay, kung matutupad talaga itong ahabulin nyo yung mga abusadong pulis, kung to-to ito Abalos, ha? Okay yan, sasanuduhan natin yan. Kung talagang meron kayong idedemanda, papailan ng kaso, tapos sisipain niyo sa pwesto, at makikita natin yung mga abusado na mga makapangyarihan, may kapangyarihan na nang abuso sa kanilang katungkulan, mga lumabag sa karapatang pantao, ay ipapakulong nyo, hindi nyo lang tatanggalin sa pwesto. Papailan nyo ng kaso, tapos ipapakulong nyo. Sasaludo ang bunyog sa'yo. Kasi tama yun eh. Panagutin natin yung mga abusado at mga nagsamantala sa kanilang kapangyarihan sa panahon po nung drug war ni Duterte, nakatakot-takot ang mga human rights violation. Eh ito ngayon, in a way, kinukumpirma ni Abalos yung mga pang-aabuso sa drug war. Ayan ang confirmation galing kay Abalos. Hindi po yan oposisyon. Hindi yan taga-Commission on Human Rights, ha? Actually, tao yan ni Duterte eh. Nagsilbi po yan si Benro Abalos as MMDA sa administrasyon ni Duterte. Kaya medyo nagulat tayo. Matapang tong statement mo, Benro Abalos. Ha? Sino yan? Ngayon, parang sinasabi ngayon ni Abalos, certainly, may mga pang-abuso, may mga sangkot sa droga. So imagine nyo yung nangyari, mga kababayan. Ang dami nating mga mahirap na kababayan na hinusgahan ng bala, pinatay yung mga maliliit na adik. Yung mga mahihirap na adik pinatay. Diba yan nga yung mga extrajudicial killings. Tapos mababalitaan natin, mismo po sa bibig ng DILG Secretary, na direktang umahawak sa PNP, may mga generals, may mga kernel na sangkot sa droga. Gaano katiba yan? Gaano kalala yan? Ha? At sinasabi niya rito, fresh start. Sincere ka ba dyan, Mr. Abalos? Ha? Sana hindi ito papogi lang. Pero wala, nasabi niya na to, hahanapan natin siya ng pangalan. Sino ang mga yan? Ano ang transaksyon nila? Ano ang ginawa nila? Sino-sino yung mga pinoproteksyon na nila ng mga drug lord? Kailan mo sila sususpindihin? Kailan nyo sila papailan ng kaso? Kailan nyo sila ipapakulong? Alalahanin nyo, non-bailable po ang kaso ng drug trade. Di ba?
illegal drug, di ba? Yan po ay walang piyansa kapag pinailan nyo ng kaso yung mga pulis na sangkot sa droga. At hindi lang po mga, kasi yung mga nakaraan po mga kabunyog, mga kababayan, may mga nahatulan ng korte, nakita natin PO1 tapos PO2, di ba? Mabababa yung marango. Yung tumira po kay Kian de los Santos, tsaka doon kila Kulot, mga pulis po yun, mabababa ang rango. Mga batang pulis. Yung lumuluhod na po yung ano, pinatay pa, mga ganoon. Tapos tinataniman po ng droga. Tinataniman po ng baril, ng revolver, para sabing nanlaban. Yan po kasi yung ano eh. Nung panahon ni Duterte sa kanyang drug war, yun yung kanilang narrative ng pulis. Yan yung kanilang pandepensa sa korte. Sinasabi nila lagi, pag namatay o pinatay yung drug suspect, yung drug addict, sasabihin nanlaban. Kaya pinatay, nanlaban. Lumalaban daw. So, yun ang depensa lagi. No? Na, ngayon, makikita natin, nakita nyo ang injustisya dito sa Pilipinas na ang sangkot pala mismo sa droga ay ang mga matataas na opisyal ng pulis, mga kernel at mga general po. Ayan, sinasabi ng DILG, ng administrasyon ni Marcos. At hindi nyo po masasabing itong si Avalos ay anti-Duterte ito. Hindi to anti-Duterte. Ito ay nagano po. Naging tao to ni Duterte sa administrasyon niya. At ngayon ay tao ni Marcos. At hindi naman natin masasabi. Excuse me po. Ayan. At hindi po natin masasabi, mga kababayan, na ang Marcos administration ay kaaway ng Duterte administration. Magkakampi po yan. O, kaya ba, ano itong mga binubulgar ni Avalos na to? Sino yung mga general na yan at kernel? Mga kabunyog, mga kababayan. Diba? O, ulitin po natin yung statement ni Avalos. Ulitin po natin para marinig niyo po. Uli. Lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Maraming bansa ang lumaban sa droga. Mas mayayaman sa atin, pero nagkalat ang droga sa kanila. Ito'y hindi laban ng mga mayayaman na bansa. Ito'y laban ng puso ng bawat isa. Lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas. Ayan, ano pong sabi ni Avalos? Lumalabas, malaki ang problema dito sa kapulisan, sa Philippine National Police. Galing mismo sa DILG Secretary po yan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. Ayan, napakaliwanag. O, kahit kung nanonood yung mga pulang ako dito, corner kayo, wala kayong ano rito. Ha? Sabi ni Avalos, merong mga kernel at general na sangkot sa droga. O, ulitin po natin. Na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa... Ayan ha, napakaliwanag po nun ha. Napakaliwanag. Malinaw na malinaw. Kaya ayoko makakarinig ng mga pulang ako dito na ito'y fake news. Oh, ayan ang sinasabi natin. Na puro tayo mga pagpatay sa mga mahihirap na adik, mga pobreng adik. Ayat nandyan sa PNP pala ang mga protector ng mga drug lord. Panay bintang tayo kay Senator Laila De Lima. Ha? Ayan, lumalabas na po mismo kay Benor Avalos na DILG Secretary ni Marcos na may mga pulis at general na protector ng droga. Napakaliwanag po, hindi yan fake news. Rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan,
ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Yun, sobrang liwanag na naman. No? Ako ay umaapila sa mga full colonel at mga general na mag-submit ng courtesy resignation. Pinagre-resign niya po. O yan ha. O mga pulangaw ha. Wala, walang fake news. Kitang-kita nyo eh. At tingin ko sasabit si Duterte dito ha. Ang tanong nga, sa mga general ba, kasama ba sila Bato dyan? Sila Albayalde? Naalala niyo yung Ninja Cops? Mga kababayan? Oh, Ninja Cops. Di ba si Albayalde po, na chief PNP po yan yan o. Ni Duterte. Di ba sumabit yung Ninja Cops? Nagkaroon pa ng mga investigasyon sa Senado? Yung droga, di ba? Eh, sino ba yung pangalan ba nung kernel na yon na nando? Na tao ni Albayalde na ina-arbor? Ina-arbor po, di ba? In a way, parang ina-arbor ng chief PNP ni Albayalde during that time. Pero hindi pa siya chief PNP noon. Parang, ano po siya, regional director ng Central Luzon. Oh, di ba? Na sinasabi na Ninja Cops. Oh, naalala niyo yun, mga kababayan? May naparusahan ba doon? Nakasuhan ba si Albayalde? Kamusta na ba yan, si Albayalde? Ha? Oh, di ba? Buking na buking, oh, tignan nyo. Tapos may pinangalanan si Duterte no, naalala natin, limang general. I think sila Vicente Loot yun, na mayor na ngayon ng Daan Bantayan, Cebu. Pinangalanan ni Duterte, sila Marcelo Garbo ba yun? Mga limang general yun. Yun ba yun, no? Yun ba yung talagang naparusahan? Yun ba yung nakasuhan? At sino-sino pa? Diba? Hindi pa pwede ito na parang recycle lang ito, Benor Abalos eh. Panindigan mo tong sinabi mo. Sisingilin ka namin dito. Ha? Sino sa mga general at police ang mga protector ng droga? Kasi tignan nyo ha, si Senator Laila De Lima, ilang taon na po nakakulong? 5 taon na, mag-6 na taon na yata nakakulong. Hindi naman po tinakbuhan ang kaso. Pero hanggang ngayon nakita nyo yung mga witness against Senator Laila De Lima ay binawi na po yung kanilang mga testimonya. Ang sinasabi, talagang tinakot lang sila nila Aguirre na magbigay ng testimonya, kumbaga mag-imbento ng kwento. Ah, eto, hindi to imbentong kwento eh. Si Abalos mismo ang nagsasabi. Akala ko ba kapag nakulong na si Senator Laila, wala ng droga, ganyan. Eh, ayan pa rin ang droga. Ah, at mas malala daw sa ito, malala, sabi ni Bien Abalos. Ibig sabihin, mula Duterte administration, inabutan niya ngayon yung PNP, nakita niya yung lala ng problema. Ang sabi niya, malala. Malala itong PNP, itong ating kapulisan. Sa kanya galing yung salita. Ha? Ibig sabihin, napakadumi ng Philippine National Police. Ha? At to the point na sinasabi niya, mag-resign na lahat. So, ganun katalamak na yung sistema. Eh, sinasabing narco-politics tayo, parang nangyari yan sa panahon ni Duterte. Ha? Yung sinasabi na, ito yung lumalaban sa droga, hindi pala, dito pala lumala ang PNP. Kasi yun nga sinasabi natin eh, nagpapatupad kayo ng ganyan drug war, pero yung pulis hindi malinis. Ah, na nandyan pala ang mga sangkot sa droga. Hindi po natin sinasabi na lahat ng pulis ay sangkot sa droga, hindi. May mga pulis na matitino. May mga generals na matitino, may mga major, may mga colonel na matitino. Na hindi naman sila pumapatay ng tao, hindi naman lahat po eh. Kaya unfair po sa mga matitinong opisyal ng pulis, kung pati sila madadamay dito. In fact, nadamay nga sila sa drug war ni Duterte, na hindi naman lahat ng pulis nag-extrajudicial killing eh. Pero ginawang kultura kasi yung patayan dyan sa loob ng PNP. Yung sinasabi po na to serve and to protect, o ngayon anong sasabihin nyo? To serve and to protect yung mga mamamayan sana ang pinagseserbisyuhan at pinoprotektahan. Pero sino palang pinoprotektahan? Yan pala mga drug lord ang pinoprotektahan. O, di ba? Ngayon, nabubuking yan. Naabutan ni Abalos ang PNP, ganyan ang assessment niya. O, to be fair naman sa Marcos administration, hindi naman yan magiging kasalanan ni Marcos. Dahil inabutan niya yan eh. Di ba? Nakita niyo naman din.
Kahit nagbubulakbol yan si Marcos, pasayaw-sayaw. Ha? Pasayaw-sayaw si Marcos, pabulabulakbol. Parelax-relax. Paparty-party. Pero pagdating sa drug war, wala naman siyang madugong drug war policy. Lahat ng yan, inabutan niya yan kay Duterte. Kaya ang bukang bibig ni Avalos dyan, press start. Press start, bagong simula daw. I hope na yan ay totoo, Mr. Secretary. Pero bago ka magsimula, bago tayo magkasundo sa pagsisimula ng matinong drug war, ang pinupunto ng bunyog, bigyan po natin ng katarungan yung mga biktima ng drug war na naging biktima ng mga pagpatay, ng human rights violation. Bigyan natin ng katarungan yung para sa ating mga kababayan. Mayaman man yan o mahirap, dapat bigyan ng katarungan. Sino yung mga pulis na yan? Ang lagay ba kapag ang mga puser ay mga maliliit na mga puser, mga nasa kanto-kanto lang, kulong agad, patay agad? Pero hindi naman po pwede na yung mga maliliit lang po, dapat naman po yung mga malalaking isda, kagaya ng mga official ng PNP na binubulgar ni Avalos, mapanagot po yan. Katarungan muna, bago tayo magsabing press start, Mr. Secretary. Katarungan muna. Bigyan po natin ng katarungan. Oh. Basa po tayo ng mga reaksyon ng ating mga kababayan kabunyo. Oh. 'Di ba? Ito po ay galing mismo kay Secretary Benhur Avalos, ha? Oh, ito ay mula sa Marcos administration. Oh. Sabi po ni Adalums Diaz, ha, pauli na 'yan, baka ikwento niya. Ayan po, baka mukhang kakanta na eh. Ah, marami kang ikakanta dito, Mr. Secretary, ha? Marami kang dapat ikanta sa iyong mga kababayan. At kung kakanta ka ng katotohanan, susuportahan ka namin, ha? Kung papogi mo rin, kung nagpapapogi ka para sa gusto mong maging senador, wala problema yan. Ang mahalaga, ibulgar mo yung dapat mong ibulgar, mapanagot ang dapat mapanagot, di ba? O, Brodong, we support Kabunyog. O, Alexander Glian Leonor, kahit taasan ang sweldo, kahit anong incentive ang ibigay, corrupt talaga, malalim na ang problema. Totoo po yan, Alexander Glian Leonor, talagang malalim na ang problema. Yun nga ang masakit eh, tinaasan na po ang sahod ng mga pulis. Tinaasan na ang sahod ng pulis eh, para hindi sila makakagawa ng ganyan. Pero alam nyo, culture yan eh. Ang pulisiyan ang galing mismo sa taas. Yung kultura ng pagpatay, ng extrajudicial killing, nanggaling po yan sa ano eh, administrasyon ni Duterte. Eh puro kay Duterte naririnig natin, kill, 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 patay, patay, patay. Bawat salita niya sa publiko, pagpatay, pagpatay. Kaya hindi madedenay na may policy siya ng patayan. At habang maraming kababayan tayong pinapatay, nagpapalakpakan po yung mga DDS eh, yung tuntua tayo. Diba? Oo, galit tayo lahat sa droga, pero hindi dapat ginawa sa ganyang paraan na para bang wala nang halaga ang buhay ng mga kababayan natin. Hindi po ganun eh. May batas tayo, may rule of law tayo, anong nangyari? At iyan po, oh, nabubulgar ngayon ni Avalos. Di ba? Oh. Maliwanag po, oh. Selly Tabios, watching from Milan, Italy. Salamat po. Alex Diaz, hindi kita maintindihan, Sir Alex Diaz, Pactasilio, Pilipinas. Ano ba yon, Sir Alex Diaz? Leo Decano, magandang hapon, Kabunyog Kulek Suliman. Magandang hapon po. I-share po natin to. No. Sabi ni Jonah, puro kayo dakdak. Sabi naman ni Anne Eddie, puro daw tayo dakdak. Sabi naman ni Jonalyn Rosal, kung binoto nyo yung walang record ng pangungurap, edi sana nakakulong na yung mga kurap na yan. O, tama naman yun eh. Ma'am Jonalyn Rosal, o, salamat po. Ray Bebit, Eddie Deagle, oo, sa bato nga, hindi nagdadakdak, wala naman nakulong na general. Oo, wala namang nakulong, may nakulong ba? Ang alam po natin na nahatulan ng korte, mga D-list, mga PO1, PO2, yung mga mabababa, di ba? At nakita natin yung mga kwento nung pagpatay ng mga pulis, di ba? Nakaluhod na po yung bata, pinatay pa. O, tapos tinaniman po ng barel, at pinaputok, habang bangka yun, pinaputok yung barrel para mag-positive siguro sa paraffin test yung bangkay, di ba? Para sabihin ng laban. Ganun po yung mga kwento. Yung kay Kian De Los Santos, anong ginawa? Nagmamakaawa na po yung bata na huwag siyang patayin eh. Pinatay pa rin eh. Paano po yung mga walang video?
yung mga walang saksi. Yung kay Kian De Los Santos po, kasi may video yun, ha, videohan. Kaya napanagot sa korte yung mga pulis. Hindi pwedeng i-deny kasi may video. Doon naman po sa kaso nila Kulot, tsaka yung isang UP student po, kaya napanagot yung dalawang pulis, namatay na nga yung isang pulis eh, sakit sa puso yata yun. O, napanagot yung pulis kasi may saksi na naglakas loob. May witness po na tumayo at sinabi, oo, nakita ko. Yung pulis talaga yung gumawa ng pagpatay. Oh. Kaya po napanagot yung pulis. Paano po yung mga kaso na walang saksi, walang video, di ba? Eh, napakarami po niya. Nakita natin, 2016 onwards. Ah, araw-araw ang balita, nakikita niyo. Ako, nangihilakbot po. At ako, nakita ko mismo yun. Nung ako'y nasa Cagayan, may pinatay dun sa may gas station. Meron yung kasunod namin, binaril po yung mga riding in tandem po. Grabe ang patayan talaga. Grabe ang patayan. Hindi naman natin yan makakaila. Sumobra ang patayan sa Pilipinas. To the point na yung ating mga kababayan, tuntunga, pumapalakpak pa nga yung iba. Para bang wala na tayong pagpapalaga sa buhay. Eh pero ngayon, no, nakikita natin may paraan ng Panginoon. May paraan ng langit eh. Lumilitaw talaga ang katotohanan. At ito ha, si Abalos ay hindi po oposisyon yan. Hindi oposisyon si Abalos. Hindi yan anti-Duterte. Yan po ay DILG Secretary ng Administrasyon ni Marcos. In fact, tao din siya ni Duterte. Bakit niya sinasabi yan ngayon? So may mananagot dito. At obligado si Abalos dito na magpangalan. Siyempre, hindi man papayag yung mga general at mga kernel. Sinasabi nila, eh bakit sinasabi mo pinagre-resign mo kami lahat? Lahat ba kami may kasalanan? Di ba unfair din yon? Ngayon, kung sino yung may kasalanan, ituro mo, magsalita ka. Pangalanan mo, kung sino yung mga sangkot sa droga, pailan mo ng kaso, suspindin nyo. At pailan nyo ng kaso at hainan nyo ng ebidensya yung prosecution, yung korte, di ba? Yung ombudsman, magbigay tayo ng ebidensya. Pero hindi po pwedeng dakdak lang to, daldal lang to, Benur Abalos. Kailangan may ebidensya ka. At tingin ko, naniniwala naman ako sa'yo, totoo naman talaga, ako naniniwala sa sinabi ni Abalos na may mga kernel at general talaga sangkot sa droga. Totoo naman yan eh. Ang tanong lang, sino yan? Sino yan? Kasi hindi naman po mamamayag pag yung mga drugs na yan kung wala yung protector. At nagkakaisa tayo lahat, salot sa lipunan yung droga eh. Kaya diba tama yun eh. Bago muliin yung mga biktima, yung mga addict na naging biktima ng drug addiction. Sabihin po yung mga maliliit na pusher, mga small time na mga pusher. Mali naman yun eh. Pero unahin natin yung mga malalaking tao, yung mga big fish, yung mga drug lord, yung mga general, yung mga kernel na protector, yung mga malalaki. Ha? Na mga tao na dapat sila yung nagpapasimula ng droga eh. Dapat yan yung mga unang nakukulong. O na napaparusahan ng batas. O kaya yan ang hamon kay Secretary Abalos, pangalanan mo na yan, sino-sino yung mga general at kernel na yan. Hindi sapat na pinagre-resign mo lahat. Kasi kung ako isang kernel o isang general, ang tanong ko, bakit ako magre-resign? O, kung ako'y malinis na general, hindi naman lahat ng general kernel ay sangkot dyan. Kung ako'y malinis, iningatan ko ang karir ko, pati ba ako suspect na? Unfair naman yun sa ibang mga pulis na mga matitino. Diba? To be fair, gusto natin maging fair sa bunyog. Pero gusto natin dito madikdik yung talagang nagkasala. At yung mga walang kasalanan, kawawa naman yung mga pulis na yan. Oh, yung mga ano ha, yung mga matitino ang sinasabi natin, yung mga matitinong pulis. Hindi naman lahat sila yung mga walang ya eh. May mga pulis na mga makatao at mga Diyos pa rin. Oh, pero sino yung tinutukoy mo, Abalos? Kaya ano ka dyan? Kaya nga sasabit ang administration ni Duterte dyan. Kasi sigurado tayo, hindi naman ginagawa yung pagprotektor ng droga sa administrasyon lang ni Marcos. Sigurado panahon pa ni Duterte, nandiyan na sila. Ha? Sino ba yan, di ba? Ibulgar mo na yan, Benhur, Abalos, di ba? Yun yan, dapat hindi hilaw itong iyong ginawang press con. Eh kung pa-press release mo lang yan, masusunog ka dyan. Oh.
Sabi ni Glenn Luntaw, Abalos for Senator 2025. Oh, Abalos, may fans ka na. Si Glenn Luntaw. Ay, ang hamon nga natin dito, Abalos, panindigan mo lang yung sinabi mo, magpaalam ka, tapangan mo, maglabas ka ng ebidensya. Ha? Kahit hindi lang mga general, mga congressman, kung may mga sangkot pang governor, sangkot na mayor, mga congressman, mga protector ng droga, police, sundalo, kung may alam ka pa, ibulgar mo na lahat. Para kahit papano makakita naman tayo na ikinukulong yung mga big fish. Hindi puro, alam nyo yun ang masakit sa dragwa. Kawawa po yung mga pobre nating mga kababayan eh. Dahil mahirap ka, dahil ano ka, ayan, hinusga ng bala, patay na. May mga umiiyak na pamilya sila, may mga naulilang anak. Hanggang ngayon, sumisigaw ng katarungan ng pamilya. Diba? Kaya nga Duterte, IEC, heto na me, dito na me, where na you? Hinahanap na sila Duterte ng ICC. Ha? At kung seryo, tingin ko, kung magiging polisiya ito ng Marcos administration, magandang development ito. Kung talagang ibibigay mo na ang katarungan para sa mga biktima ng drug war, wag nyo nang idinedena yung extrajudicial killings, yung mga pagpatay na hindi naman makatarungan. Di ba po, mga kababayan? Oh. Sabi ni Marites, wala nang maayos na bukas ang ating bansa. Oh, sabi ni Marites, oo, nakakalungkot po. Aloida Season Fruto, pag napag-resign mo, Abalos, mga yan, iboboto ko yung senador. Oh, iboboto ka daw, Mr. Abalos. Pag napag-resign, sabi ni Aloida Season Fruto, hindi lang po, Ma'am Aloida, mag-resign eh. Makasuhan dapat. Makasuhan yung mga nagkasala. Kasi unfair dun sa mga walang kasalanan eh. Di ba? Oh. Oh, yung pong maparusahan sila, mapakulong sila. Di ba? Managot sila sa batas. Oh. Sabi ni Melinda Malyare, dapat panagutin din mga malalaking isda, kinakayang-kaya lang nila ang urban poor, matagal nang gaytong sistema. Opo. Jemuel Durias Guardias, marami kasi mga Pilipino nag-idolo sa mga kademonyohan, nagawain ang mga namumuno. Ayan, diretso si Jemuel Durias Guardias, mga kademonyohan. O, totoo po eh, pagpatay ng tao, eh di kademonyohan yan. O, di ba? O, Rodi Santos, Digonyo, mastermind, utak ng writing tandem. O, eh, totoo naman eh, na sa panahon ni Duterte yan eh, di ba? Kaya nga, pag bawat salita niya, kill, kill, kill. O, tapos i-deny mo ngayon. O, ngayon, naduduwag kayo. Nasaan yung tapang nyo nung nasa kapangyarihan kayo? Hinahabol kayo ng ICC. Panindigan nyo yung mga pinagagawa nyo, di ba? O, oh, eh, ang daming ebidensya ngayon ng kanyang mga public statement. Oh. Oh, Brodong, dapat pangalanan ni Sec Abalos kung hindi niya kayang pangalanan. Useless din yun. Yes, useless po. At talagang marami magagalit sa kanyang General Kernel. Kasi, bakit hindi magagalit yung mga General Kernel? Pinagre-resign mo kami lahat. Parang lahat na ba kami guilty dyan? Lahat ba kami drug protector? Hindi rin yun fair eh. In a way, hindi yun fair. Dapat i-pinpoint mo dyan kung sino talaga yung sangkot. Eh, pag magpagre-resignin mo lahat, para bang lahat na ba kayo, di ba? Paano naman kung matino kang polis? Eh, hindi ka papayag, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? O, Nalwin Goyena Prina, Maboyang Bunyog, keep up the good work, Culex and Enzo Recto. Salamat po. O, Archie Hoxon, love emoji pa siya, no? Manuela Naldosa, panindigan mo mga sinabi mo, Attorney Abalos, ng sumaludong sambayan ng Pilipino. O, yan ang hamon kay Abalos. Rodi Santos, good afternoon Sir Culex, keep it up, never give up, mabuhay Pilipinas. Amor Cariño, pati Abalos na yan, idamay na. Connie Chan, kabunyog natin sa Pampanga. Sige, magpakulo, pag napakulong nila yan para maniwala tayo. Oh. Oh. Pakitang gilas yan, yata, sabi ni Lourdes Adao. Oh. Si Oli Catala, nanonood, kabunyog natin sa Pampanga. Oh. Francia Cancelier Canyo, sana lang hindi ningas kugon yan. Oh. Hindi lang daw ningas kugon, di ba? Oh. Ruel G. Cabizares, yung mga general na dating pinangalanan ni Duterte na sangkot sa droga, ala, di naman nangyari, mas matatalino pa sa kanila mga iyan, ay ambot na lang, sabi ni Ruel G. Cabizares. Opo, natatanda natin, nung panahon ni Duterte, may pinangalanan siya ng limang general, sila Vicente Loot, sila General Garbo, limang general po yun. Hindi na natin alam yun kung nakasuhan o hindi. Alam ko na parang na floating status po yun. Di ba? Oh. Oh. No, Norito Balase.
Hindi na dapat itanong kung pangalanan o hindi. Just let the wisdom of the SLG play. Oh, may tagapagtanggol si Abalos dito. Hindi na daw kailangan itanong kung pangalanan o hindi. Oh, pero dapat pangalanan eh. Di ba? Sampa ng kaso, di ba? Oh. G. Parado Martin. Ah, di mo pala alam na si Duterte ang magpasok sa mga yan. At bakit nag-drugs pala yung mga yan? Or connected sa drugs, bakit wala siya nagawa? O bakit di niya alam? Oh, di ba? Yun ang mga sabi po yan ni ano ah. G. Parado Martin. Oh. Victor Gonzalez, salamat po sa 50 stars na yung sined. Mag-send po tayo ng stars dito mga kabunyog, mga kababayan. Click nyo lang yung stars sa baba. Malaking tulong po yan sa bunyog. Oh. Yan, mga nabasa na natin. John David C. Orolpo Ulol, walang mag-share yan. Galit itong si John David C. Orolpo. JJ, tanong lang po, Sir Idol. Bakit sa lahat ng uniform personnel na tumatanggap ng 16,000 up to 20,000 pesos, sir, sa Pilipinas, bakit PNP lang po ang natatanging tumatanggap na 7,000 pesos SRI minus pa po yung minus pa yung tax na nakasaad sa batas. Ito ay taliwas anunsyo ng ating Pangulong BBM na sila ay tatanggap ng 20,000 po. Pakisagot naman sa concern na ito. Trending po kasi ito sa lahat ng social media platforms. Tulungan niyo po sila, sir. Kawawa naman po ating mga kapulisan na biktima pa ata ng korupsyon. Thanks. Sabi ni JJ, hindi ako ganong pamilyar dyan, JJ, pero kung ano yung batas, dapat ipatupad yon. Kung ano yung, tayo naman eh, kung ano yung dapat ibigay sa police, ibigay sa police. Yung ibigay sa doktor, ibigay sa ating mga doktor, sa mga teacher, di ba? Ang sinasabi natin dito, JJ, gawin ng police yung nang matino ang kanilang trabaho. Yung totoong to serve and to protect. Yung mamamayan ang protektahan, hindi yung mga drug lord, di ba? Oh. Hindi ko gaano ako familiar diyan sa sahod eh, no? Ayan mo. Tignan natin, trending na sa social media yung sahod, no? Eh kung may mga kurakot, alam nyo kasi ang corruption talagang kahit sa departamento yata ng gobyerno, may mga kurakot magnanakaw talaga, no? JJ? Oh. Ramon Taiko Arcilia, hindi yan magre-resign si Kernel at General dahil kapag ginawa yan, it means sila yung mga protector ng droga, kaya malabo yung hamon ni DILG Ben Abalos Jr. Oh. Diba? Oh. Yan po yung Jimmy Divera, ang mga korap na police to save and pocket. To save and to protect. Pero sabi ni Sir Jimmy Divera, ang mga korap na police to save ang pocket. To save daw ang pocket, ang bulsa. Oh. In IMJ Colisti po, remember the testimony is Mayor Magaong against Albayalde, which is the mista ni Bato. Easily be connected sa mga dating authorities. Opo, di ba na investigan yung ninja cops niya nila Albayalde, yung ina-arbor-arbor po ni Albayalde yung mga pulis niya. Ano na bang nangyari kay Albayalde? Nakulong ba yan? Nasampahan ba ng kaso yan? Yun ang problema sa Pilipinas eh. Pag mainit pa yung kaso, maingay pa ang media, pero pag nakakalimutan yung kaso, hindi na natin alam. Wala namang napaparusahan. Diba? Naalala niyo yung ninja cops issue ni Albayalde na yan? Napakatindi po yan eh. Inaarbor yung mga pulis na sangkot sa droga. O, diba? O, Reynaldo Carrasco Siriaco, maniniwala lang ako pag may nakulong na. Tama naman yun eh. Paano ka maniniwala kung salita lang ni Abalos yan? Dapat yan ay panindigan niya yan, maglatag siya ng ebidensya, magsuspindi siya, at magfile siya ng kaso sa mga Kernel at General na sinasabi niyang sangkot sa droga. Di ba? Tama yon, Reynaldo Carrasco Siriaco. Parang tayo, to see is to believe ang bunyog, di ba, mga kababayan? Oh, ang very revealing po dito, mga kababayan, itong si Abalos ay hindi naman to anti-Duterte. Itao to ni Marcos, DILG Secretary to ng Marcos Administration. Kasama to sa gabinete ni Marcos. Kaya tiyak din tayo, yung sinabi ni Abalos, sinabi, alam din niya ni Marcos Jr. Alam niya ng presidente, di ba? Kaya, alangan naman, ano lang niya yan, invento lang ng isip niya. So, syempre, may mga Intel fan tuloy, may mga intelligence gathering din siya dyan, may mga information din siya dyan. At sinasabi nga niya, yung panawagan niya na mag-resign lahat ng mga kernel at general, ay ayon po yun sa rekomendasyon ni Azurin ng Chief PNP, sabi yan ni Abalos. Diba?
Ayon po yun sa rekomendasyon ni Azurin. So marami din alam tong si Azurin, si Chief PNP. Kaya dapat magsalita din to kung ano yung nalalaman nila. Ha? Yan ang maganda dyan. Kahit mga kamista nyo yan sa PMA, kahit mga kabro nyo yan, ha? Kung talaga nagkamali sila, tablahin nyo. Kung talagang mahal nyo ang bayan, di ba? Oo. Oh. Rodi Santos, never forget justice for Percy Lapid. Oh. Never forget din po yan, di ba? Yung pagkamatay ni ka Percy Lapid. Oh. Jimmy De Vera, si Albayalde ay bayag ni Dutay. Ah, bayad ba yan? Oh, bayad. Ayan, oh, sabi ni Jimmy De Vera. Ipe-play ko po ulit sa inyo mga kabunyoga yung sinabi ni Abalos. Ito po, pakinggan po natin yung video. Lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Maraming bansa ang lumaban sa droga. Mas mayayaman sa atin, pero nagkalat ang droga sa kanila. Ito'y hindi laban ng mga mayayaman na bansa. Ito'y laban ng puso ng bawat isa. Yan, maliwanag ha. Ang ganda. Ha, nakakabagbag damdamin po yung sinasabi ni kung sana totoo, no? Ito ay laban hindi ng mga mayayamang bansa, kundi ng puso ng bawat isa. O, totoo yan. Kaya tayo lumalaban, nilalabanan natin ang droga, pero huwag kalimutan ang batas. Na kahit galit tayo sa droga, hindi naman po pwede na ginagamit mo ang drug war para mang abuso tayo ng kababayan natin. Na yung mga pobre, yung mga mahihirap, yun na lang sila maging biktima ng pang-abuso. Kung galit tayo sa droga, okay yun. Lahat tayo galit sa droga. Ayaw natin ang droga, salot yan sa lipunan ang droga. Pero hindi rin po pwede na yung mga tagapagpatupad ng batas ang mismong lumalabag sa batas. Diba? At nasasangkalan po yung mga kababayan natin na mahihina, yung mga maliliit, yung mga mahihirap, sila yung biktima na... May korte naman eh, kung nagkasala sila, kung may nagawa silang krimen, kung sila ay addict. Di kung addict, di dapat i-rehab kung wala namang kasalanan. Para mabigyan ng pagkakataon yung tao na makapagbagong buhay. Kasi may pamilya siya, may anak siya, may magulang siya, may kapatid siya, may asawa siya, di ba? Kung addict yun at walang ginawang krimen naman, ang dapat solusyon, i-rehab siya at makapagbagong buhay ang tao. Kung meron naman siyang nagawang krimen, arestuin ng pulis, ikulong, pailan ng kaso sa korte, hayaan ng korte, maglitis ng kanyang kaso, hukuman ang husga kung ano ang parusa sa tao na yun. O ang tawag po doon ay katarungan, due process, di ba? Hindi, ang nangyari, kapag pobre, bang, patay, di ba? Papatayin ng pulis. Ilang beses na po yan, tasa sabihin, nanlaban, di ba? Kaya yan katotohanan yan, hindi natin kailangan ulit-ulitin. Napakarami nating nakitang ganyang kaso. Nakakompile po yan sa Commission on Human Rights, pati sa ICC, sa International Criminal Court. Kaya sabi nga ng ICC, where na you, Duterte? Where na you? Dito na kami. Dito na me. O ICC, kumakaway na. At itong mga binulgar ni Avalos na to, ano to, magiging karagdagang ebidensya to ng ICC sa madugong drug war ni Duterte. Sigurado ako dyan. Magiging karagdagang ebidensya yan, yung binulgar ni Abalos, kung mabibigyan niya ng laman yan, kung sino-sino yung mga pulis na yan, na mga colonel at mga general, na sinasabing sangkot sa illegal na droga. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Oh. Yun lamang po ang ating ano dyan, ang concern talaga natin, katarungan. Ayan. Talagang may paraan po ang langit para lumitaw ang katotohanan. Tama si Senator De Lima eh. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan sa takdang panahon. At ito, napakabilis. Mismong DILG Secretary po
ng Marcos administration ang nagbulgar. Ha? Kaya pinagre-resign niya na lahat eh ni Abalos eh, di ba? Oh. Ano ngayon masasabi ng mga DDS diyan? Nga kayo ngayon. O yung mga pula nga, anong masasabi nyo? Ha? Kung ang Marcos administration seryoso dito, di sasaluduan natin. Tama ang ginagawa eh, di ba? Tama yan. Kung mapapanagot ng Marcos administration itong mga abusadong pulis, saludo tayo dyan. Kasi tama yun eh. Babatikusin naman natin sila kung mali ang ginagawa nila. Pero kung totoo ito at magiging magtutuloy-tuloy ito, tama yun. Ha? Di ba? Oh. Kaya anong masasabi ng mga ano rito? DDS. Di ba? Kasi in fairness naman kay Marcos, eh wala naman siyang polisiya ng patayan eh. Although malamlam siya, pero hindi rin ang gagaling sa bibig niya yung polisiya ng patayan. Wala namang polisiya ng patayan si Marcos eh. Kundi siya'y bulak-bulang, tamad, weak. Pero yung drug war po kasi galing, yung mabalasik na drug war, yung mabagsik na drug war, polisiya po yan ng Duterte administration. Hindi naman yan policy ng Marcos administration. Although nakukulangan tayo sa mga ginagawa ng Marcos administration sa human rights, at least ano naman to, lesser naman ng Marcos administration sa Duterte pagdating sa human rights, di ba? Kaya lang, ang kailangan gawin ng Marcos administration, huwag niyang pagtakpan yung mga paglabag sa karapatang pantao na nangyari sa panahon ng Duterte administration. Bumalik tayo sa ICC, panagutin yung dapat panagutin. At tingin ko, magandang senyalis itong ginagawa ni Abalos. Kaya kung ganyan ang Marcos administration, saludo tayo, okay yan. Kasi tama ang ginagawa eh, di ba? Ayos yun. Pero sana, hindi lang ito pang photo ops ni Abalos. Hindi lang mag-viral ka, Benor Abalos. O para bumango ang pangalan mo, magpapogi ka sa 2025. Maging senador ka? Ay, hindi. Ang hangad ng bunyog ay katotohanan, katarungan. Katotohanan at katarungan para sa ating mga kababayan. May tama yung mali, di ba? Di ba mga kabunyog? So, resign all. Sang-ayon ba kayo sa resign all? Tingnan natin kung magre-resign ng mga generals, di ba? Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa. Kusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. O, sabi ni Pat Boy Duting Jr., nandiyan naman si Bato upang ipagtanggol nila ang mga pulis na nagamit nila nung nakaraang drug war kuno nila. O ano kayang masasabi ni Tobats dito? Senator Tobats, alam ko, kaibigan niya si Abalos eh. O, anong masasabi mo sa binuking ni Abalos? Ha? Ano kayang masasabi nila Senator Bongo dito? Ha? Yung mga bata-bata ni Duterte. O, Bato, Bongo, anong masasabi niyo sa binulugar ng kanyong kaibigang si Benor Abalos? Mukhang nilalaglag na rin kayo. Matindi tong si Benor. Ay siyempre, kung mga general yun eh, di ba? Ang binubulgar ni Benor. Oh. Ang Elito Andres, resign all, sabi niya. Oh, resign all tao. Oh. Oh, di ba? Ayan eh, kaya tignan natin. Sa parang Pilipinas ang bunyok. Nanonood ng ating vlog, Leonel Lacanilao, kabunyog natin pumula sa Pampanga. Hello, Sir Leonel Lacanilao, ha? Nakahabol ka sa ating vlog. Oh, yan ha, ang liwanag po nung pagbubulgar ni Abalos. Sana nga tuloy-tuloy ito at hindi ito papogi lang. O muli, uulitin ko yung video ni Abalos para last na po yon at tayo magpapaalam na. Pero panoorin po natin yung video ni Abalos. Malabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to
to make a fresh start. Maraming bansa ang lumaban sa droga. Mas mayayaman sa atin, pero nagkalat ang droga sa kanila. Ito'y hindi laban ng mga mayayaman na bansa. Ito'y laban ng puso ng bawat isa. Yan po yung statement ni DILG Secretary Benon Abalos. Dahil Orlando, yare, mga bata ni Dugong. Sabi ni Dahil Orlando, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat. May mga kabunyog tayo dyan sa Riyadh. So hanggang dito na lang mga kabunyog ang ating vlog. Kulex Vlog, ang makulit at malupit sa katotohanan dito sa Bunyog Pagkakaisa public page muli. Ito si Kulex Soliman, nagsasabi lagi, tuloy ang laban. Mabuhay tayong lahat mga kabunyog, tuloy ang laban. Halika na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.